Hello, 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 hello. Mega shoutout sa lahat po naman nandito ngayon. Welcome po tayo dito sa Artist Venue. Ayan. Siyempre, kinakamusta ko ho lahat naman nandito ngayon. Especially sa ating mga kaibigan na nandyan ngayon. Mega, mega love shoutout po ngayon dito sa ating lahat. At ngayon ho ay April 29, 2021. At siyempre, ang inyong lingkod, Budoy Palabo, UK. At ayan, isa-isay ko muna. Wait lang ating, may bisita ho tayo ngayon. Ako, sasabihin ko sa inyo. Ito ho yung pinagmamalaki namin. Isa sa mga aming artist no, ng Nueva Ecija. So, mamaya ho yan. May interview natin. Wait lang ho kayo. At habang sineshare ko ho, please pakishare naman ninyo yung ating live ngayon for today. Para naman sa ganun ay magkaroon kayo at ma-inspire kayo dito sa artist na, no, na ating guest ngayon. No? So, mega love shoutout po sa lahat naman nandito ngayon si Yasmin Cortez. Siyempre, mega love shoutout po kay Emmy Rose Alota. Ayan, at kay Jocel Ginares, mega love shoutout. Hello, Tamsak po. Hello po sa inyo. Teka lang muna, ha. Jenny G, siyempre, Inday Root Channel. Mega, mega love shoutout po kayo sa inyong lahat dyan, Tamsak Dan. At Inday Root Channel, mega love shoutout sa inyo. Hunaya, ayan, sa aking pinsan sa turn na nasa Finland ngayon, mega, mega love shoutout sa inyo. At Jam Jamir TV, ayan, Artist Venue. Guys, i-type nyo lang ho yung AV and then lalapag ho ni Nightboat yung inyong bahay, no? So, saglit lamang po at habang naghihintay po tayo at nagsishare ng ating mga, ano, at, ayan. So, mega love shoutout po sa lahat naman nandito. Good evening, Sir Budoy. Hello, Jam Jamir TV. Actually, guys, ako po ay medyo naghahabol ng oras kasi nga ho, galing ako sa interview. At luckily, no, nakapasa naman tayo sa interview at mag-start na ako next week sa ating work. At kayo rin ba? Ayan, sabi ko sa inyo, ang Diyos ho ay hindi natutulog. Lagi ho nakasubaybay sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano, lagi tayo lang magdadasal para sa ganun ay mabiyayaan tayo. Katulad ngayon, nagdasal kami nung isang araw. Sana matanggap ako sa trabaho. Ayan, ito na uli ang ating trabaho. Anyway, mega love shoutout sa lahat ng mga nandito at kami ho ang bumubuo ng Artist Venue UK. Kasama ko ang ating mga kasamahan dito. S.I. Christian Bilanyo, Artist Venue. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, sa ating bunso si S.I. Christian Bilanyo at siyempre kila Mami Kelly, kila Daddy Ray. At sa lahat ng bumubuo ng Artist Vibes Bands. Siyempre kila Joyce, ayan, sa mga ating mga, ano, kila Neil, sa lahat pa sila. Ayan, sino pa ba yung mga banda dyan. So anyway, tulungan nyo ako i-share naman to para naman sa ganun makabigay naman tayo ng o maka-inspire tayo ng mga artist natin. No? Alright, so hindi ko na papahabain ang ating usapan ngayon at sabi ko nga ho, eto, panoorin nyo muna to at sisiguraduhin ko sa inyo na, teka lang ha, ma-inspire po kayo. Okay, para sa ating guest for today, para dito sa ating ating tinta, pintura at kultura. So, tatalakayin natin dito yung mga artist natin, hindi lamang sa larangan ng pag-awit, kundi sa musika, o hindi lamang sa larangan ng musika at pag-awit, no? Sa larangin din ng pipinta. So, kasi ang Artist Venue, mga idol, gaya ng sinabi ko, ang Artist Venue ay isang bahay po na kung saan kami ho ay nananalagsik ng mga ano aspiring artist, hindi lamang ho sa pagkanta, sa pag-awit, sa mga sayaw, kundi rin sa pagpipinta, mga idol, kasi sakop po ng arts yan. So, pag sinabing arts and culture, mga kaibigan, di ba may mga subject tayong ganun? Dito naman ho ay, sa pagpipinta, mga idol, dito ho tayo, nag-start na maging isang ganap na artist, no? Nung ako po yung nag-aaral, ano?
kundi dahil ho dito sa aking talento na to sa larangan ng pagdodrawing, ayan, sa pagpipinta, ay kahit papano ang laking tulong sa akin nung ako'y nag-aaral, no? So, uuwi na lang ho ako ng bahay, makikita ng ating aking ina na meron akong daladalang medal na lumaban ako ng competition, no? Sa larangan ng paggawa ng poster, no? Na ito yung mga tinatawag nating poster making contest. So, uuwi na lang ako, galing ako sa ano, daladala ko yung medal, nagugulat yung aking daddy at mommy na, uy, ang galing naman ng anak ko, grabe, saan ka lumabang contest? Hindi ko alam, hindi nila alam kung saan ako lumabang contest, hindi nila alam, napunta na ako na ibang lugar sa, dahil lang sa aking talento na yon. So, ito ho talaga. So, sa lahat po ng mga nandyan, standby lang ang ating guest, pero ito, mega shoutout ko muna. Music Box Plus, ayan, mega love shoutout. Tito Wags Channel, ayan, mega love shoutout sa inyo. Type nyo lang AB. At ngayon, mga idol, hindi ko na papahabain, ito na. So ako ho ay, gaya na sinabi ko sa inyo, ako ay very proud kasi yung ating maging guest ngayon, talagang ipinagmamalaki ho ng aming bayan ng San Jose City, Nueva Ecija. Katulad ko rin po last time, no, na ako ho yung, kung kilala nyo ko sino, si Amang Pintor. So siya ho talaga ang pinagmamalaki ng Pantabangan ng Nueva Ecija at saka ng buong samahan Makasining Arts Club Incorporated. Ano? Na kung saan talagang ang talent sa larangan ng pagpipinta ay sobra, grabe. Hanggang sa umabot sa puntong na-interview na sila sa television, no? So ngayon may guest ako na talagang sasabihin ko sa inyo, ano, na improve ng husto. Pero mamaya kukwentuhan niya tayo paano siya nagsimula as an artist, no? Ito na. So palakpakan po natin mga idol. Ayan. Kundi ang pinagmamalaki natin si Russ Painter. Ito na. Ayan. Teka, bro. Kamusta? Teka lang. I-ano natin muna dito. Ayan, may picture ka pa, ha? Ayan. Talagang pinaghandaan ko yung setup, ha? Nakita mo naman. So, anyway, bro. Mega love shoutout muna sa iyo. At palakpakan po natin at salubungan po natin ang palakpakan ng ating bisita ngayon. Kamusta, bro? Russ Painter. Lagyan mo ng ano, bro. Lagyan mo ng thumbnail itong ano. Ay, hindi. Kasi na pala, meron na sa taas. Okay na. So, ayan. Ang bisita po natin ngayon, walang iba kundi ang pinagmamalaki ng San Jose City, Nueva Ecija. Ito, bro, bumati ka muna sa ating mga manonood ngayon. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa, ano, sa Pilipinas, 8:50 PM po. Tsaka po sa, dyan sa, kahit sa lugar po kayo. Magandang araw, magandang umaga. Ayan. Thank you po sa pag-guest dito. Ayun. So, dito muna tayo igagawin ko. So, ngayon na tayo nandito, bro. Nandito tayo sa artist venue ngayon na kung saan ang ating talakayan, ang ating pinaka-team dito is Tinta, Pintura at Kultura. So, bakit Tinta, Pintura at Kultura? Kasi inaano natin dito yung mga katulad mo na may talento sa paglalarangan ng pagpipinta, pagdodrawing, ano? At siyempre, kundi dahil sa mga yung kulturang Pilipino, ano, sabi ko nga sa inyo, ang kulturang Pilipino pagdating ho sa arts, sobra-sobrang gagaling, mga idol. So ngayon, andito, mega love shoutout po sa ating lahat dyan sa, ano. Russ Painter, kamusta naman ang buhay, bro? Okay naman, bro. Medyo ano lang, at pandemic, medyo hindi ganong nakakaluwas, pero dati, ano, puro Manila abroad yung mga, yung collectors ng mga paintings. Kahit paano, ano, kahit paano na-appreciate na nila yung ano, yung obrang gawa sa Kalawang. Oo nga. Teka, bago tayo magpunta sa ano na yan. Sige, simulan natin muna, ano. So, sa mga nandyan po sa baba, ano, kung di nyo na itatanong, etong si Russ Painter, ano, gaya na sinabi ko, ang laki ng improvement na to, ano. Nagsimula talaga siya sa, alam niyo na yung sa shop. Sige, kukwento ito. Ibibigay ko na sa pagkakataong kira. Baka ako ang parang maging interview dito. So, interviewin natin si, ayun, mega love shoutout po kay Ma'am Agnes Tugasi, Music Box Plus. Ayun, proud to be in Nueva Ecija, no? Sabi ni Music Box dyan, no? At saka ni Ma'am Agnes. Oh. So, Russ Painter. Ayan, teka, ano ko. So, bro, alam kong laking bagay na naitulong sa iyo to, no? Pero gaya na sinabi ko, pupunta muna tayo dun sa unang bahagi, no. Ipaliwanag mo paano o ka kailan ka nag-start magkaroon ng talent o kailan mo natuklasan yung talent mo sa pagpipinta? Actually po, ano,
maliit pa lang ako nag-drawing-drawing na ako. Tapos sumasali-sali din ako sa mga tawag dito sa mga poster making sa school. Kaso po tawag dito. Hindi ako hindi masyadong wala yatang walang swerte ganun. Hanggang sa tawag dito, yun po yung naging dahilan para pagbutihin ko yung pagdo-drawing ko kasi parang nakikita ko ito na talaga yung buhay ko, parang ganun. So, start po ako, nag-apply po ako sa mga art science sa bayan na yan, sa palengke. Yung mga uso pa po kasi noon doon yung mga nagle-lettering po, mga ka-streamer, wala pa po kasi hindi bira pa yung computer. Wala pa yung mga tarpaulin, wala pa yung basta wala pa po yung mga high-tech na puro mano-mano po 'yun. So pag ako mapasok po ako, high school po ako noon at fourth year ako . Doon ako tawag dito, doon ako dumidiretso sa shop ni Kuya Awad din hanggang ngayon po si Kuya Awad, no? Kilala ko 'yun. Siya po ang unang-unang tawag dito tumanggap sa akin. Tiga-drawing po ako ng mga coupon ban noon kasi hindi na nila masyadong tinatanggap sa shop dahil walang gagawa, dahil puro mga malalaki yung mga tsaka sila bro Danny Tal Placido, yan. Super thankful po at ginabayan nila ako hanggang sa natuto akong humawak na ng brush. Marunong na po ako mag-drawing kaso yung paghahawak po ng mga brush, yung mga pagkukulay, yan. Doon po ako sa kanila nag-start. Pero honestly, Rush Painter, honestly, nung time na nakikita kita noon, sa totoo lang, sabihin ko sa iyo, doon ka, nakita kita sa lettering, di ba? Doon sa, parang mga, hindi ka pa nagpipinta nung nakikita kita, So parang sa mga, di ba, sa lettering, sa mga signboard, mga ganun, di ba? Mga Okay. Mahirap. Mahirap. Oo. Ikaw ba yung, yung time ba na, actually, mga idol, sa amin po kasi, kilala namin mga artist doon, may mga shop. Kaya lang kasi ang nakakalungkot nga ho ngayon is parang nawala na yung mga ibang shop doon na talagang 'di ba, dahil nga ho computerization na ngayon. So nalamo na ng technology yung mga ng shop doon. So anyway, nakikita ko si Russ Painter noon, so hindi pa siya ganoon sa larangan ng pagdo-drawing. Nakikita ko kasi, tinitingnan ko kayo noon, 'di ba? Ilang taon ka na ba, bro, ngayon? Hindi ko mamamasama. 38 ako, bro. 38. Ayun, so ahead ako sa kanya ng... talagang sasabihin. malalaman nila kung ilang taon ako. So, ayun. Bro, hindi nga. Nakita ko noon kasi, nakikita ko kayo ng mga bata pa, di ba? So, ako siguro noon, fourth year ako siguro, first year ka o grade 6. Tama ba? O, tama, o. Mga gano'n siguro. So nakikita kita na nung nag-start ka ng Papaano mo natuklasan na na marunong ko pala mag-drawing? Sa ano po, sa tawag dito, ako po yung tigagawa ng mga kartulina, yung mga school project. Tama. Pagka shop kasi hindi na nila ngayon na pinapansin, sayang din. Ako po yung hanggang sa natuto po akong mag-drawing yan. Tapos ako ang pinaakit sa mga matataas na building pag le-lettering. Totoo. Pero alam ko, ang kasama mo dyan sila Iggyo, di ba? Sila Domel. Sila Domel. Sila RDA. Sila bro RDA. Pero yung kasama mong nakikita ko na katrabaho mo nun, no? Tapos, kasi may mga idol, ako rin po, yung tatay ko rin ho, kung hindi nyo may tatanong, isang artist din. Ang kabarkada niya, yung aming kasamahan dun na artist na si Kuya Shepherd. Di ba? Yan ang magkakotroo pa, si Kuya Rod. Di ba? Sila Kuya Shepherd. Yan, yung daddy ko. Yung daddy ko, hindi mo nila matatalo sa lettering. Alam mo kung bakit? Napakalupit sa lettering na yon, grabe. Hindi ko naman sinabing hindi nila matatala. Ibig sabihin, pagdating sa mga, alam mo yung mga pin, yung mga ball. Mga pioneer na yun, mga pioneer. Oo, na mga pioneer. Pero kasi alam nyo mga idol, eto, kukwento ako kayo. Sa isang artist po, hindi ko mo artist ka, alam mo na lahat. May kanya-kanyang rin yan, may kanya-kanyang expertise katulad ng daddy ko sa lettering, magaling pero may hindi ganoon medyo mahina sa drawing. Kaya ang nangyayari, ako pagka may mga katanggap yung daddy ko ng mga projects sa school, ako naman yung tiga-drawing.
ano, ako naman yung tiga-layout dun sa mga project na yon. So ganun din yung ano, yung ibang ano, so merong nagmarunong sa lettering pero mahina sa drawing, meron naman marunong sa drawing mahina sa lettering. Tama ba? Bro. 'Di ba ganun yung mga ano nung ano, nung kanya-kanyang forte, kanya-kanyang forte kasi. Tapos sabi nila, "Di Brads, marunong ka palang mag mag ano, mag charcoal." Sabi ko, "Hindi ko forte 'yon. Marunong lang ako mag-drawing pero hindi ko ganong hindi ako ganong sa charcoal, 'di ba?" So ganun ka rin, bro. May mga ano naman, may mga mahusay kami sa mga mga. Oo, meron talaga yung si Kuya Rod na Di Guzman, grabe, mahusay sa mga ano na yun, sa tawag, lalo na si, oh, lalo na si Sagane Carlos, di ba? Ganyan yung mga pinagmamalaki natin sa BBC na. Sa, ano, Sario, nasa Canada na yan. Oo, yung Sir Sario, oo, galing talaga. Talaga pag nag-drawing ng muka, eh, talagang kopyang-kopya, ano? So, yun yung mga ano, yun yung mga ano ng isang artist, mga idol. Kaya ngayon, eh, antitaho tayo ngayon, bisita nga natin si Russ Painter na talagang talagang ang laki ng improvement. Nagulat ako eh. Nagulat ako actually. Sobrang paano ka na-impluwensyahan ng ano? Eh may tanong ko lang Russ Painter. Nung time na hindi pa tayo magkakilala, 'di ba? Nakikita na namin. Pero nung nag-time na nagtayo kami ng chapter doon sa Nebisiha, municipal chapter, 'di ba? So, paano nga pala, ikwento mo nga sa amin, paano ka nakasama namin sa grupo? Nahikayat po ako ni ano ni Nelson, yung si Brad Nelson, yung gitarista, yung banda. Mm-hmm. Tapos na sila Lolo, yan. Tapos hanggang sa nakilala ko po kayo, tsaka si Amang Pintor. Sa totoo lang po, ano, sa artist club talaga ako nagsimula, yan. Diyan ako talaga na-inspire ako na gumawa ng mga paintings na hindi pala basta lettering, hindi pala yung pang-araw-araw lang. Kasi may mga katulad nun bro, may mga meeting-meeting din, mga convention. Ma-attend ako. Tapos tawag dito, ayun, naisip ko nga na ano, pwedeng magpinta magsimula sa wala uli dahil kasi yung sasabak ako sa pagpipinta, medyo mahirap na naman. Dahil sa lettering ako nagsimula. Tapos yun, sa tulong nga ng artist club, ayan dito, lalong-lalo na si Amang Pintor, lagi kong kasama. Laging nagsishare sa akin ng mga, ano, ng mga, tawag dito, ng mga nag-art talk kami. Hindi pa ako talaga marunong. Hindi siya nawawalan din ng pag-aasa na hikayatin ako na tuloy mo lang yan, maganda yan, ganyan, ganun. So yun. Alam mo to, bro, ay ito, kwento ko lang sa iyo. Bro, si Amang Pintor is siya yung naging hulmahan nating lahat. Oh. Kasi naalala ko, I remember second year ako. Si Amang Pintor ho naging parang college na sila, nagtuturo ho sila sa high school ng mga paano magsisimula magpainting ganon. Actually ako hindi ako mahina ako sa painting. Ano lang din ako poster making. Mga poster making yung ocho diretso na ano, 'di ba? Kukulayan mo ano. Pero kasi iba kasi pagka ano, 'di ba, bro? Alam mo 'yan as an artist. Iba kasi pagpintura na wala nang bawian, 'di ba? Wala nang burahan 'yan, 'di ba, bro? Pagka nagpipinta tayo, 'di ba? Pagka paint na ho ang ginamit sa canvas o sa isang ano, wala nang bawian 'yan, wala nang burahan. Kaya medyo yung do sa ano sa pagdo-drawing, pwede mo pang burahin o pwede mo pang iayos 'yon. So, gaya ng sinabi nga ni Russ Painter, si Amang Pintor ho yung naging simbolo no, namin doon sa Nueva Ecija. Siya kasi hindi lang ho si Amang Pintor, pati yung mga aming mga kabrad doon na katulad nila Brad Cess, yan. Kasi ho, ito nga yung sinasabi kong dugong artist. Ano? Siguro nakita mo rin yung Russ Painter, di ba? Yung pagiging dugong artist ng samahan natin, yung mga pioneer natin. Pusong artist, pusong artist. Oo. Kumbaga sa ano po, bigyan nyo lang kami ng lapis, bigyan nyo lang kami ng pangpintura, bigyan nyo lang kami ng ano, diretso na yun. Pero si Amang Pintor, bigyan nyo lang ng maiinom ng konti yun. hard. So, ito yun. Actually, ang laki ng impluwensya sa amin ni Amang Pinto. Kaya nagpapasalamat din ako. Nung time ho, nasali rin ako ng grupo ng Samahang Makasining Artist Club Incorporated. Eh, kumbaga nakita niyo yung pagiging active ko sa larangan ng pagpipinta rin. Hanggang sa na-develop po ako ng gusto. And then,
Nung na-develop ako ng husto, so sabi ko sa niya, bro, talagang ano tayo, talagang dugo natin, talagang sasabihin ko, artist talaga. Kasi basta masaya kami, nakakapagpinta kami, masaya kami, nakagawa kami ng exhibit. Masaya kami talagang yung dedikasyon namin sa larangan ng pagpipinta eh, nandun, no? Tapos may mga school project, may ano, hanggang sa, yun na yung pinagkakakitaan na natin, bro, di ba? Yung mga ganong ano, di ba? So, naalala ko, nung time na yun, kailan ba natayo yung chapter natin, bro? Sa Nusay? Ano yata yun? 19, parang 2000, ganun nata. Ay, hindi. 2003, parang ganun. 2003, yun. So, honestly, kami, Ha? Bago ko pumunta ng Europe yata. Bago ko pumunta. Oo, bago ka. Tapos ang ano ko, bro, ewan ko kung kasama ka doon sa nagpipinta doon sa wall ng simbahan. Kasama ka ba? Hindi ako. Hindi ka pa, di ba? Oo, hindi ka masasali doon. Kasi nga, actually, hindi pa ho ganun kaya nga sinasabi ko, honestly po yun, hindi pa ho ganun kaano si Russ Painter, mahiyain pa kasi to. Kasi ang isang pagiging artist, sabi ko nga sa inyo, pag mahiyain ho kayo, hindi nyo madedevelop ang sarili ninyo. Totoo ho yan. Diba? Mega shoutout muna natin yung mga nandito. Ma'am Merby, hello Ma'am Agnes, Ma'am Lenny's Hardworking Life. Sino man? Jenny G, Sunday Reg, yan, si Mami Norbless, nandito po sila, nanonood sila sa atin ngayon. So kapiling po natin ngayon si Russ Painter para maikwento yung buhay niya noon, no? Na nagsimula siya. So, bro, ang tanong ko sa iyo, malaki ba ang naitulong ng pagiging artist mo sa buhay mo ngayon? Sobrang laki. Ito na ang ano eh. Ito na ang pinili kong buhay, bro. Ito na pinili kong larangan talaga. Dito na rin ako nabubuhay yung pamilya ko. Ayan. Tsaka dito na rin talaga ako kumukuha ng mga source of income ko. Ganun. Sa bahay na nagpipinta na lang ako. Oo nga. Ayan, Chris, sabi ni Lizelle daw. Oh, ano sabi ni Lizelle? Kiss kita para mawala yan. Katalaga, Lizelle. Ayan. So, ganun. Actually, ako, sasabihin ko nga sa inyo, napakahiyain ko po nun. Dahil nasa sobrang hiya nun, sa totoo lang. Ito lang ang natandaan ko nung araw, bro. Maano ko lang sa'yo, ha. Nung time na nag-drawing ako nun, no, kinder, mula kinder hanggang grade 6, naging artist of the best in art, parang ganoon, nakukuha ko laging award hanggang sa sobrang mahihiyain naman ako. Hindi nung high school, hindi ko na mai-apply kasi nahihiya ako sa mga ano, ang gagaling ng mga ano eh, di ba? Nung high school ang gagaling ng mga, kasi very developed na yung mga ano noon, mga bata, di ba? So nakita ko ngayon tong si ano, si ewan ko kung apelyido yata, Dulias din, hindi si Romel eh. Ewan ko, mayroong isang, ewan ko, Dulias din yun. So nakita ko, tapos sabi ko, ay, galing-galing nyo naman kuya, sabi ko ganun. Tapos ang sabi ko, kaya lang ako po marunong pag mag-drawing, pero hindi ko nahihiya po ako sumali, sabi ko ganun. Ang sabi nung mang binitawa sa akin salita, alam mo kung nahihiya ka, Oliver, hindi mo madedevelop yung skill mo sa larangan ng pag-drawing. Hindi mo mano, kasi diyan nagsisimula yan. Ngayon, yun, doon ako lumakas ang loob. I-try mo, bibigyan kita ng lapis, dudonatean kita. Parang binigyan niya ako yata ng souvenir noon. And then, third year, naalala ko yung third year, doon na nagsimula yun na Russ Painter, bro. Na lumaban ako ng isang poster making na ang title nung ano, naalala ko pa ha, Buto at Ngipin Patibayin, Gatas ang Ating Inumin. Yun yung ano, yung mga tema, di ba? Yung sa poster making, di ba, bro? Yung mga usong-usong sa mga school, Nag-drawing ako ng globe, nag-drawing ako ng ngipin na parang tao, nag-drawing ako ng ano, na masaya yung ano, na malinis yun. Yun ang, tapos umiinom ng gatas yung earth, parang ganun. So, dun, nagulat ako, nag-second place ako. At ang nag-champion, yung nagbigay pa sa akin ng ano, kaya natuwa siya sa akin, ano. Kaya dun na, ay, hello po, mega shoutout po, mga Kuya Mark Lester. Ayan sa ating mga kasama na nandito ngayon na nakasuporta. Pakishare nyo ho yung ating live ngayon. Maraming salamat po. Jocelyn Cardo. So yun bro, doon nagsimula yung ano ko as an artist din, di ba? Kaya ako naman na ikwento kasi
parehas kami ng ano na to, ng istorya na to si Ras Painter. Gaya ng sinabi ko, 'di ba? Dahil sa arts nga ho, ngayon ito na 'yung kinabubuhay niya. 'Di ba? So ngayon, nung nahasa po si Ras Painter at nakasama siya sa grupo ng Samahang Makasining Artist Club Incorporated sa patnubay ng aming mga kasamahan, sila Amang Pinto, sila Ses Makalinilaw, eh talagang na-improve po kami. Kasi natuto tayo, tinutukan tayo, bro, di ba? Tinutukan tayo nila Amang Pinto, di ba? At the same time, nag-charity na rin tayo, no, di ba? Na-inspire kasi tayo, di ba? Ikaw ba, nakapagturo ka na ba ng mga estudyante? Bro? Oh, bro, demo, free painting demo. Yun nung mga panahon na, ano, na nakikilala na. Sumasama-sama ako kay Amang Pintor, tapos pagka minsan ako na papupuntahin niya. Tapos every sales ko na kasi rin nun, medyo malalaki na, bro, sineshare ko. Yung kahit na 2,000, naglulugaw ako, ikanunay. Tapos para dumami yung mga ano, yung blessings na dumating. Dahil kinaya ko yung kay ano, talagang kasi pagpusong artist at dugong artist talaga. Hindi kasi masarap sa pakiramdam pagka yung, alam mo, kumikita ka lang, bumibenta ka lang, parang nagiging commercial yung ano, yung painting. Tama. Pero alam mo kung bakit nagka-idea ka sa atin, 'di ba? Na kumbaga sa ano, kumbaga sa ano, bro, hindi naman sa pagano, yung espiritu namin nila Amang Pintor na adapt mo. Kasi honestly, kami nila Amang Pintor. Malaking, malaking bagay talaga, bro. Hindi kami gumagawa ng art muna, iniisip namin yung kita. Ang iniisip namin, paano kami makaka-influence? Paano namin ipapakita yung talento namin? Yun yung iniisip namin dito. Kaya lumaki ho yung grupo namin. Nagkaroon kami ng different chapter ng Samahang Makasining Artist Club Incorporated. Hanggang sa ikwento mo sa akin, Ras Painter, bakit Kalawang ang iyong naging medium sa larangan ng pagpipinta? Ayun nga, sa tulong ng grupo, sa tulong ng grupo natin, kasi ng mga panahon nun, sumisikat na yung group, yung artist club sa Mahang Makasining. Lahat ng mga TV station dito, ABS-CBN, GMA, basta pagka may laro ng lahi, kukontak yan sa Mahang Makasining. Kasi hindi lang kasi pagpipinta ang sa Mahang Makasining, yung artist club, andyan din yung mga tawag dito, pinahalagahan din ng mga kultura, yung mga laro ng lahi, mga ganyan. So pagka may mga art exhibit na nakikilala na ng network, so may mga katulad si Amang Pintor, sa kanya ko unang natutong lumipad, parang ganun, kasi marami siyang mga TV features. Ayan, si katulad ikaw, na gumawa ka ng paraan para ma-featured naman yung isang ating singer nung sa Wish Ko Lang. Ayan, mga ganun. So, naisip ko, hindi ako basta-basta makikilala or mapapansin yung pagiging alagad ng sining ko kung hindi ako gagawa ng kakaiba. Ayan. Kasi si Amang Pintor nga, dugo yung ginagamit tsaka buhok. Isa si Amang Pintor sa mga iniidol ko rin talaga. Tapos sabi niya, medyo maingay yung baby ko. Tapos sabi niya, gawa ka lang, bro. Sige, explore mo lang ngayon. Tapos nakagawa nga ako nung sa tulong din ng mga kaibigan, sila RD, ayan. Kasi mga kami, nagre-research talaga kami. Ayun, yung kalawang nga, tinesting ko sa damit. Kasi nalalagay ng kalawang yung puting damit, kahirap tanggalin. Nagagalit pa yung nanay pag mahirap laban. So yun, naisip ko. Tinesting ko muna mga mother and child yung mga ginawa ko. Tapos pinost-post ko lang sa wala pang Facebook noon, sa Friendster, ayan, sa Friendster tsaka sa Multiply. Tapos yun, may mga kumokontak, kinokontak nga na rin si Amang Pintor, dahil siya ang kilala nung mga network. Ayun, na-featured ako sa ibang mga channel. Tapos sunod-sunod na yung doon ko na naisip na talaga. Bro,
Meron ako papakita sa iyo, ha. Ito yung video na 'yon. Ito po yung ano, yung pag-create ng paintings, no? Using rust. Ito yung kalawang. Yan, napakita muna natin. Ayun, nilabuan ko na kasi, alam nyo, baka ma-copyright tayo. And then actually, may video ko nung mga interview niya. Ang problema, baka ma-CPR tayo. Di ba? Ma-reuse content tayo. Yun ang hindi ko muna mailabas. Actually, meron na akong create kanina. So ngayon, binigyan ko lang ng konting twist yung ano. So, anyway, ayun, Russ Painter, gaya ng sinabi mo, natuklasan mo yung paggamit ng ano, di ba, ng kalawang. So, kasi alam naman natin, sa larangan po ng sining, mga idol, o pagpipinta, naghahanap po ang mga artist na kung saan ba tayo sisikat. Actually, ako ganun din. Alam mo, ang aking medium, bro, di ba ba nakita, gumagamit ako ng glue. Ako pa lang sana yung ano eh, yung first na gumagamit ng glue sa canvas. Yung meron ako mga painting na gumagamit ako ng glue para sa ganun magkaroon ng effects yung pinakatubig, yung pinakaano. And then, yun, hindi natatanggal yun kasi nilagyan ko ng emulsion yun eh. So, yun ang mga ano ko. Tapos gumagamit ako ng totoong bato. Doon sa, ano, pag kunwari, ilalim ng dagat, ganun, nilalagyan ko ng totoong bato. So, yung ganun din po ang ginawa ni Russ Painter. Kasi, kung sa arts po, sa totoo lang, ako, katulad ko, hindi ako ganun marunong sa detail ng painting. Ikaw ba, Russ Painter, marunong sa detail? Ah, hindi rin masyado eh. Hindi, mahina nga ako sa ano, sa realism, kaya umano, humanap din ako ng subject ko lagi. Yung parang kasi yung style mo kasi parehas tayo ng style, kasi parehas tayo mahina sa detail, di ba? Ako kasi pag nagpainting ako, pagka lumayo ka, ano, nabubuo yung image, no? Pero pag dilapitan mo, watak-watak 'yun. Ibig sabihin, patak-patak ng pintura. Kasi yun talaga ang, para sa akin, yun talaga ang painting. Kasi meron na mga painting talagang akala mo poster. Akala mo talaga pag drawing nila, di ba bro? Ang gagaling, di ba? Detail na detail. Ultimo yung nodal o ultimo yung ano ng, di ba, hibla ng buhok. Talagang detail, di ba? So, hindi ko rin masyadong, para sa akin, hindi ko masyadong nagugustuhan yung masyadong detalyado na. Tapos makinis. Kasi tama, parang tarpaulin na. Parang tarpaulin na. Tama doon. At saka ang tingin ko, pag gano'ng mga detail, is parang commercialized, di ba? Very commercialized yung gano'n. Oh. So, ito, papakita ko sa'yo. Ito noong, ewan ko, marami akong painting noon,
Pero ito yung sa aking painting nung dito ginawa ko sa London. Ito lang din ang ano ko. Yan. So nakagawa lang din akong mga malalaking ganyan. Pero kung baga inano, patak-patak lang din yan. Pero pag tinignan mo sa malayo, ay ito wala. Ha? Ang gaganda. Kaya nga, tapos gumawa pa ako ng ano ng lamesa. Pero yan, hindi natatanggal yan kasi nilagyan ko ng emulsion yan. Yung pa isang technique dyan. Bro, ewan ko kung gumagamit ka ng emulsion. Oo, gumagamit ako pang ano, pag tapos na yung ano, di ba? Hindi mamaklas dun sa, ano. Kasi, yun. So, nung ano, nung time na natuklasan mo yung kalawang, bro, hindi ka pa nag-hesitate na parang baka matanggal sa canvas o baka magkaroon ng problema, di ba, ano? Sa, ano? Pinag-aralan ko munang mabuti lahat, matagal din. Gumamit din ako ng yung pang-spray na top coat. Tapos, basta ini-experiment ko, gano'n. Tapos ano, hindi kasi pag artist ano eh, hindi ka titigil sa pagre-research nung kung ano basta hanggang sa makuha mo yung gusto mong gawin sa masterpiece. Hanggang ngayon nga ano, tawag dito. Marami pa akong yung pero bumokus na ako sa kalawang, tapos kaya lang marami kasing kulay yung kalawang, may mga brownish, may mga parang ma-orange-orange ganun. So right. Yun ang right. Dati nun talagang totally ano lang eh, yung brown tsaka black. May marami na ano ko lalo na sa kinakalawang na poso, di ba? Kasi ganun bro. Kasi nga oo nga tama nga naman. Ibig sabihin kailangan mo lang talaga, alam mo mga idol, ito yung mga nag-umpisa ho diyan, yung mga, lalo na yung mga anak ninyo, yung ano. Ang daming klaseng pwedeng maging pintura or maging medium. Sa totoo lang. Ayan, may shoutout po na kay Lara Padora, kay Lara Rogelio Canalita 2. Ayan. Rogelio, hello na din. Kamusta sa inyo, Jam? Jamir? Ang daming pwedeng maging medium. Sa totoo lang, dyan ho natutuklasan yung mga painter talaga at nakikilala. Lalo na, like, amang pintor. Kung hindi ho tinuklas, ganito ho yung istorya kasi na yan. Nung time na si Amang, ikukwento ko ba? Hindi, sa susunod nyo na malalaman story ni Amang Pinto. Inuna ko muna si Mas Painter kasi kilalang-kilala nyo naman na si idol Amang Pinto. Kaya mas maganda sa iba naman tayo mag-ano para sunod-sunod to. So, anyway, si gaya ng sinabi ko nga ho, may kanya-kanyang medium yung isang painter para mang, kumbaga, parang sa music. Pagka narinig mo yung isang tao na kumakanta ng ano na katulad ni Moira, alam mo na kagad si Moira kasi may sarili siya identity, di ba? Mayroon siyang sariling ano texture yung boses niya. Ganun lang din ho sa pagpipinta. So, di ba, bro? Kailangan mayroon kang sariling idea, no? Ito ngayon kailangan mong tuklasin. So, kaya yun bumili ba ako kay Ras Painter doon? Kasi kumbaga sa ano talagang tinuklas niya. Pero gaya ng sinabi ko, na impluwensyahan siya ng nila Amang Pintor nila ano, kasi ako mahina rin ako sa detail eh, naghanap din ako ng kung paano ko mapapaganda o magiging original yung painting ko na pag nakita ko oy eto painting ko to kasi may original sa iba, wala pang gumagawa ng ganito, di ba? Yeah bro, so yun yung naging ano mo. So ngayon bro, nung nakita mo na sino unang nakatuklas sa iyo na ibig sabihin unang-unang na impress or unang-unang nag-appreciate ng gawa mo sa kalawang. Pinost ko sa Friendster tsaka sa Multiply. Tapos yung mga 'di ba sa yung mga friend doon may mga friend na rin kasi ako na sa Manila, may mga may-ari ng gallery. Tapos ayan, nakita ni na ganun, kaganda, gawa ba talaga sa ano yan? Sabi nga, tapos kuha na mo nga ng video, mga cellphone pa nun, mga malalabo, dahil nasa atin pa lang din ako. No? Well, tapos na yan. Ako nga rin, walang mga video ng mga nagdodrawing ako. Pero kung meron, nauso na itong ganun, honestly bro, mayaman na tayong dalawa. Tsaka sila mong video. Promise ko sa'yo. Tawag dito. Tumulong na isa pa si attorney Christopher Pobre. Kaklase ko kasi 'yon. Siya naman ang unang-unang nagpa-picture sa akin sa ABS-CBN Northern Luzon. Okay. So kaya nakita niya nakita niya 'yung paintings ko tapos ginawa niya ng write-ups. Dahil magaling siyang sumusulat yun, si attorney Pobre. Ginawa niya na. Yung mga ganitong mga kaibigan, gaya ng sinasabi ko sa inyo, akala minsan ang kaibigan nandyan lang sa tabi-tabi nyo, yung pala siya pa yung makakatulong sa inyo. Di ba? Sa ganun lang, ako nga, laking tulong na iano sa akin ni Amang Pintor. Pero
nung time na yon, kaya naman nasunod-sunod bro yung ano natin sa mga ABS-CBN o sa GMA, because sinimulan ko yan, sinimulan ko rin na ma-picture. Kaya nagkaroon na ng ano sila Amang Pinto, at tapos dire-diretso na kayo na kumbaga nabuksan na yung pintuan natin sa mga ganitong network, no, sa television. Kaya yun, laking pasalamat ko dahil yun ang nag-ano sa atin. So ayun, so nung time na yon na alam mo nang nagawa. Ito ewan ko ha, may papakita ko sa picture. Ito, ano to? Ayun yung pinakabagong ano. Pinakabagong book na kasama ko. Kasama dyan yung mga ilang piling-piling mga artist ng Nueva Ecija. Sa SM yan, sa SM. Alam nyo, mga idol, ito yung pangarap ko na mailagay man lang sa ganito. Pero guys, Ramon Lopez, grabe, pinahanga po tayo. Ayan. So na-picture na ho sa magazine na ganito. Kasi, alam nyo, ilan lang ho talaga yung nailalagay sa magazine na ganito ng mga artist, no? Kasi nga ho, kahit hindi ka magaling masyado sa pag-detail ng pag-painting, pag magaling kang maghanap kung ano yung ikakasikat mo, o magaling kang tumuklas ng sarili mo, di ba? Doon talaga. Actually, kung nakita lang din nila yung glue, yung gawa ko sa glue, at saka yung mata ng ano, yung mata ng mga hayop na ginagawa ko is like yung ginawa ko pang dolphin, tapos nilagyan ko ng hole yung mata. Tapos ano, tumutuklas na ako noon. Actually, bago pa na si Amang Pinto, bago pa nag-hand painting yan, bro, ako muna. Oo, kasi ginagawa na ni Amang Pinto, pero na ano ni Amang Pinto rin nung nakaraan na, ay, kasi nung nag-exhibit kami noon, wala kaming brush. Kunwari, ngayon, bukas ang exhibit natin, no, ng grupo natin. Sa Pilrice, di ba? Ewan ko kung kasama ka rin nag-exhibit doon o si Isagani. Nakasama ako. Kaya lang hindi pa maganda yung gawa ko. Naalala mo ba yung painting ko na daliri lang ang ginamit ko? Oo, tinignan ko. Yung pa yung nabili ni Mayor na Alvarez, di ba? Yung apat na yun, kinabukasan. Nagtatanim ng palay. Oo, tama ka doon. Hindi ganun kaganda, pero nakita niya yung pagka-originality nung canvas tsaka nung painting. So, binu mo na 10,000 din yata ako, apat na painting, 10,000, ayaw mo ka. Di ba? Samantalang nung time na yun, wala kaming brass. Sabi ko kay Amang Pintor, naku bro, problemado ako. Bukas na yung exhibit, ngayon walang sinabi Wala akong gagamiting brass. Kaya ang ginawa ko, nakita ko yung mga buo-buong pintura na oil, di ba? Pinatsipatsi ko ngayon doon sa canvas. O di, bahala ka na dyan bro. Hindi pa nga ako makapaniwala nang tinawag si Amang Pinto, bro, yung apat na painting ginawa mo, nabili ni Mayor Alvarez, magkano po presyo yan? 10,000. Sabi ko, hindi nga, sabi ko gano'n. Doon nagsimula yon. Kaya sabi ni Amang Pinto, bro, mukhang maganda yung ano ah. Tama ah, gagawa na ako ng hand painting na at saka ano. Yun, doon nagkatuklasan yun. Totoo yun. Oo. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, yung pagkatuklas mo ng kalawang, bro, isa, napaka-talino ng ginawa mo, bro. Napaka-talino talaga. So, nung time na hindi mo ba, ano na, nung time na ini-interview ka na ng mga TV station o ng mga radyo, mga ano, so, anong feeling, bro, as an artist? Masyado akong natuwa nun, nakakataba ng puso. Meron palang kay Hinatnan yung kalakuwala. Kasi parang naisip ko, tawag dito, wala na, parang kasi kalawang baka bahala na kung ano to. Basta ang mahalaga rito, andi dito yung puso ko, yung dito ko binuhos yung ano. Kasi naniniwala ako na ang isang obra, kahit painting, kahit sculpture, kahit ano, kahit na musika, kahit na hindi maganda sa paningin nila, basta buong puso mong gagawin, tsaka nasa dugo mo talaga, yun talagang ibubuhos mo talaga dun. Para sa'yo, maganda-maganda yun, kahit hindi nila bilhin yun, kahit na itago mo na lang. Kasi ikaw na yun, parte na yun ng pagkatao mo, yung ginawa mong obra. Kaya dun siguro nila na kilala pang mabuti yung mga gawa ko. Sabi nga ni Amang Pinto, kahit na
'di ba, pag gumawa rin si Amang Pintor, hindi rin naman maganda, pero talagang ando doon kanya yung puso, yung paggawa. Totoo. Tsaka doon mo na ipapakita yung ano, yung sarili mo. Kahit na hindi maganda, ni-appreciate ng iba. Diba? Tapos ano, 'di ba? Ito, katulad na 'to. Tingnan mo. Hindi naman sa pagano. Tingnan niyo mga idol, gawa ni Russ Painter, 'di ba? So napakaganda ng color. Ganyan yung kulay mo, pre. Parehas na, bro. Alam mo 'yan, parehas na parehas tayo sa color ko, ano, 'di ba? Pero tingnan mo ang ganda ng painting mo. So grabe, ayan o. Ayan po mga idol ha, pinapakita ko sa inyo. Siya, yun yung mga clay. Marami pa hong painting si ano, si Russ Painter na maganda. Ano po, karamihan nasa puro abroad po karamihan, mga oo. Mga kasi so, sa dito po sa atin sa SM Mega Mall, puro pagandahan talaga doon, hindi papasa yung mga wala tayo, bro. Oo. Sabi ko nga sa inyo, hindi kami painter na talagang detail or talagang marunong kaming magpinta ng mga kung ano yung nakikita sa picture yun. Hindi ho kami ganun. Kami nila na Russ Painter, eh alam namin tatagilid kami pagdating sa detail. Pero sa idea ho kami kumakana. Yeah? So, sa idea kami nagkakaroon ng ano. Kasi kahit, katulad na to, tingnan mo, hindi naman ay, like, parang pang-kinder nga yung drawing ko, di ba? So, pero nagugulat sila dahil ah, oh, yung kulay lang din. Oh, ayan, meron ng mga isda-isda diyan, mga ano, 'di ba? So, ganyan lang din ako magkulay. Tsaka yung meron akong ginawa. Kilala mo ba si Adler na Sorsa? Si mag-Sorsa yung sa Ramar Village. Ginawa ko ng yung malaking canvas na kabayo. Natuwa yung tatay niya. Alam mo ang ginawa ko doon, binuhos ko lang yung pintura na kumalat yung ewan ko nandito yung ano, kumalat yung pintura doon saka alam mo kung gaano kalaki yon, pre, isang plywood. Kasi sabi ko ganoon, bahala na nga to, sinabog ko lang tsaka ako nag-drawing ng mga parang kabayo. ang nangyari, ang ganda ng effects, kaya tas nilagyan ko ng frame. Alam mo kung magkano na benta, pre? 15,000. Kaya sabi ko sa iyo, nilaro lang ano. Oo, binuhos ko lang talaga. Kasi drawing lang ako ng mga ilang kabayo doon na talagang abstract lang ang dating. Eh, nagustuhan pa, di ba? So, na-appreciate ng mga, ano, ng mga marunong sa arts. Kasi, minsan, nakita natin, di ba, sa mga commercial, di ba? Ang ganda ng painting, di ba? Pero, makikita mo ang presyo, napakamura naman na to para sa painting na to, di ba? Kasi commercial eh, iba yung may sarili ka talagang ano, di ba, bro? Tsaka ano, maraming kopya yun, maraming ano, yun ang mass production kasi yun, mabilis. Wala na doon yung pusong artist talaga. Oo, ang binabayaran kasi doon yung ano ng artist, pangalan, tsaka yung gumawa talaga. Pero matalino diba, yung nangyari sa'yo, bro, kasi na ano mo kaagad, na find mo kaagad kung ano yung medium na ginagamit mo sa canvas. So yun ang napakalaking influence ano sa iyo. So nung bro, yung mother mo, yung father mo nakita na ano na alam ko na very proud sila sa iyo. Gaya ng sinabi ko hanggang sa dumating na na-interview ko na sa radyo, ano yung kadalasan mong ano anong nung interview sa iyo? Paano ka nagsimula rin, di ba? Mga ganun. Tapos ano yung mga details kung paano ko gawin yung pinta na gawa sa kalawang. Tapos ayan, katulad yung mga ganun din yung mga sinasabi ko na kailangan na sa puso kasi talaga yung pagpipinta. Sino yung ano bro? Sino yung naging inspiration mo sa yung pagpipinta? Marami. Pamilya ko, lalo na yung pamilya ko. Kasi tawag dito, lalo na yung mga batang lansangan, mga mother and child, ganun. Kasi ito po sa totoo lang po, hindi ko nakita yung tatay ko tsaka yung nanay ko, hindi rin yun yung tunay kong nanay ngayon. Huh? Parang tawag dito, kinuha niya lang ako. Buti nga. Pero hindi mo pa nabitaw mga tatay at nanay mo? Hindi pa. Pero kinupkup ko nung nanay ko, kahit mag-isa lang siya, kinupkup niya ako at inalagaan na parang ano, tunay na anak. Kaya kadalasan, puro mother and child yung ano ko bilang pagpasasalamat na sa kanya. Pagpapugay.
Well, maganda, maganda yung ano mo, bro. Kaya talagang proud ako sa'yo, bro. Talagang naipakita mo talaga yung pagiging dugong artist sa ano mo. At kahit wala kang gumabay sa'yo na ano, andyan, pero mayro pa rin nagmahal eh, kaya nag-appreciate sa'yo na ano, at naituloy mo pa rin. Yung iba kasi nawawala sa ano, di ba? Nawawala sa landas, di ba? Isipin na nila, ganun, yung wala naman silang ano, broken family sila, isipin na nila. Hindi naman batayan yun eh. Dapat para sa mga iba dyan, dapat magpursige para talagang ano, kasi yun ang maging dapat inspirasyon. Hindi porke ganun ka, broken family ka, wala kang nanay, wala kang tatay, ganun ka na rin habang buhay. Pilitin mong bumangon kahit tawag dito, kahit na kahit mabagal, basta umuusad, parang ganun, parang So, sa, akin, sa tingin mo ngayon, bro, gaano na kataas yung ibig sabihin na yung na-achieve mo ngayon na ano sa buhay mo ngayon? Na-achieve mo na ba 'yung pangarap mo? Na-achieve mo na ba 'yung gusto mo sa buhay mo o ano? Para sa akin ano, okay na 'yung ganito kasi hindi naman at least hindi na ako nagbibilad sa kalye na nagle-lettering. 'Yung mga collectors ko na minsan ang umaabang sa mga gawa ko, nagtatanong may bago ka bang mga ano. Kasi may mga sumusubaybay na rin sa mga paintings, sa mga obra kong ginagawa. Tama. Kita mo ah. So, sabi ko nga sa iyo eh, basta pag ang puso mo talaga, sinapuso mo yung trabaho mo, yung ginagawa mo, mahal mo, at saka yung ano, hindi, yun ang magdadala sa iyo sa ano eh. Kaya nga ako, kita mo, puro puso na lang. Puro puso na lang. Pero, ako naman hindi pa rin mawawala yung ano ko sa pagpipinta. Kaya lang kasi dito mga idol sa UK kasi medyo mahal ang mga gamit. Ano, at saka nung naka-time na ano, nung nakapag-create na ako ng drawing na yon, medyo wala yung time ko, meron pang akong oras. Pero ngayon kasi YouTuber na po ako. Nag-concentrate sa YouTube. Nandiyan na ang ating idol si Amang Pintura yan. Ay, nandiyan ba? Ay, so, dyan pala si idol, ano, Amang Pinto. Hello, great artist ng San Jose City, Nueva Ecija. Mamaya, papaketing kita. Kasi gusto kong... Ako pala, ano, tawag dito. Meron kaming painting sa Kapitolyo, yung bagong gawang Kapitolyo. Ilan lang pong piling artist ng Nueva Ecija ang kinuhanan ng mga ng paintings. Tapos, wow. Tapos, meron kami ng libro. Tapos, bawat isang paintings, parang may mga lapid na, ano, yung... pagkilala sa ano parang ganun sa Kapitolyo po sa Panayan. Kaya nakaka-proud din po. Nakaka-proud na ano, maging Nueva Ecijano. Yung mga Nueva Ecijano diyan ano sa totoo lang ho. Ako hindi ako nang ano hindi ako sumisipsip o hindi ako ano si Amang Pintor ang dahilan ng lahat. Na mga tiga Nueva Ecija, nabuhay ang arts doon, nabuhay talaga. Ano alam ni bro ano yan, eh, bro Ras Painter. Di ba bro? Nabuhay talaga. Siyang haligi ng scene. Oo, siya yung... sasabihin ko, very ano kami, very proud kami nakilala namin si Amang Pintor. Because siya talaga ang dahilan ng ever since nung high school ako, nag-start ako, nag-painting. Si Amang Pintor talaga yung ano. Ngayon, si Ras Painter din ho, ganun din. Kasi nung time na yun, nagbuo na ho kami ng isang chapter doon sa ano, municipal chapter na kung saan talagang sabi ni Amang Pinto, hindi siya nagsawang i-share yung kanyang talent at ibahagi kung ano yung nalalaman niya sa ano. Na without anything nakapalit, di ba? Di ba bro? Ras Painter. Ang sarap, ang sarap. Namimiss ko na yung bro ko na yan eh. Hindi na ako pinapasyalan eh kasi busy lagi sa ano sa business. Pero mamaya, i-invite ko dito si Amang Pinto para naman isang testimonial lang ba. Gusto kong siyang ma-interview para gusto ko lang maano kung paano pinag-anohan ni Amang Pinto si Ras Painter. Ibig sabihin yung pinaghanda niya ng gusto para sa buhay na maging isang tunay na artist talaga. At alam ko yan. Ako mismo ang nag-develop sa akin talaga sila Tolit, sila Amang Pinto. So, ayun. So, bro, so alam kong sobrang na-proud kami sa iyo dahil nga natuklasan mo kung ano yung talagang ano ng sining, ano. Kasi yun naman talaga ang ano natin sa grupo natin, tuklasin at tumuklas ng tumuklas hanggang sa
bandang huli, pag natuklasan na natin, ito na yung magiging magsisilbing sandata natin, ano? Sa ano? Kasi ako mismo, hindi ko alam itong maganito sa computer, hindi ko alam ano, pero tinutuklas ko yan para sa ganun, matutunan ko. Kaya gaya na sinabi ko sa inyo, iniiwanan ko laging mensahe sa inyo, pag gusto, may paraan. Di ba, bro? Ano bang maibibigay mo sa aming kaya parang motto in life, parang ganun? Meron ba? Ayos sa akin, ano, hindi nasusukot yung tagumpay sa mga plaki. Sa mga diploma, nasusukot yung tagumpay sa kung paano mo ito ginawa. Ibig sabihin, kung doon nasusukot sa mga pinagdaanan, sa mga trials and errors, sa mga hirap ng buhay, tapos naabot mo, doon nasusukat ang tagumpay, hindi nasusukat sa pera, sa mga parangal. Yun lang para sa akin. Totoo naman, bro, yung sinabi mo eh. Totoo yung sinabi mo. Ang pinakaano yan, yung puso natin as an artist talaga, di ba? So, kasi yan, bro, sa totoo lang, yung ano, kasi na, parang ano, di ba, gaya ng sinabi ko kanina, para tayong nahawaan ni Amang Pintor. Di ba? Maraming na bago din sa buhay. Ano, diba? Sarap kaya, alam mo, sa totoo lang, Amang Pintor, nakikinig siya ngayon. Bro, namimiss ko yung nagpapalaro tayo, di ba, na laro ng lahi. Bro, si Amang Pintor, mayaman na talaga sana ngayon yan. Sobra. Oo. Dahil nasa mababa talaga siya yung puso niya. Low profile. Hindi niya hinahangad din yung ano, basta okay lang din. Parang ganun na rin kasi yung pinagtuntunan ko ngayon. Basta ano, ang mahalaga makilala ako. Kahit hindi na lang sa akin, sa mga ano na lang, sa mga may iiwan ko. Actually, meron ako papakita nga sa inyo dito. Ito nga, sige. Habang nagkukwento si Ras Painter, si bro Ramon Lopez, meron akong papakita dito na hindi makakalimutan ng artist venue. Ano, isang obra, artist venue nung sa resto bar na ginawa namin, no. Hindi makakalimutan na ito. Kaya lang ito yung nung tinitibag na yung ano, nang hihinayang yung may-ari na timbagin yung building na to. Ramon, kasi tingnan mo. Oo, sa kader pala nakapinta yun eh, di ba? Yung alam mo, kaya yung may-ari ng ano, gustong i-save. Kaso sa kader nakapinta. Agoy-agoy, talagang, teka, hanapin ko muna. So, manai, ano yun. Sayang kaya nga, nakakahinayang, di ba? Nakakahinayang yung oblang ginawa ni Amang Pintor. Sabi ko kay Amang Pintor, baka pwede natin timbagin to. Teka lang, dapat sa canvas nila nilagay eh, no? Sayang. Ha? Sa canvas sana nilagay. Para hindi pwede... kasi no time na yun, alam mo naman kami ni Amang Pintor eh, di ba? Alam mo naman tayo pagka nagtrabaho tayo kung anil lang yung mga pintahan natin. Walang canvas, talagang bahala na, dito na lang tayo. Kilala mo naman si Amang Pintor, basta may pintura yan sa tabi. Basta may pintura yan, tsaka 4 kantos. Di ba? Nasaan ba? Hanapin ko pa dito Amang Pintor. Siya nga pala po, itong ano, painting dito sa likod ko, patatapos ko lang. Ito po. Meron ka bang inihanda sa akin, bro? Ito bro, yung ito. Ito yung katatapos ko lang na painting. Actually, ano to, commission works to. Kaya itong pandemic medyo hindi nahirapan. Dito to sa ano, kaya sa doktor to, sa ano, OB-GYN, yung ano kaya mother and child din. Ano pa yan? Tapos mo na o hindi mo pa na tapos na, bro? Dapat nga kahapon i-deliver ko, kaya lang sinabi ko ipapa-picture ko muna, papakita ko muna. Oh, saglit lang iyano natin ibigin. So, ito, akala ni Amang Pintor, wala na akong souvenir na to eh. So, ipipicture muna natin. Ito, ayan o, Amang Pintor, nakita mo yung painting mo, akala mo, wala na. Ayun, nakikita niyo na. Oo. Ang laki parang yan. Parang isang buong plywood yata yan. Hindi lang, bro. No. Hindi lang isang buong plywood yan. Ang laki yan. Oo, yan yung pinaka. Yan, oh. Alam mo ba, meron, di ba, may spotlight sa taas. Actually, yung barho namin, madilim.
ang nakikita, ang natatamaan lang na ilaw dyan, yung painting ni Amang Pintor. Kaya para siyang talagang kala mo ka nando sa bundok at saka meron siyang ano dun sa ano. Kaya ang galing nung ano. Ang maganda pa dyan, mga idol, hindi ho gumamit ng brush yan. Kamay lang. Kamay no, lang. Tapos yung kamay na yon, mayroong isa kaming ano, lang ko lang si Amang Pintor ng isang, tama ba? Isang MP. Tama ba, Amang Pintor? Isang MP lights lang ang katapat na yan. So, kapital na. So, ikaw ba, bro? Kasi si Amang Pintor merong ano to eh. May kahinaan eh. Ano naman ang kahinaan mo sa painting, bro? Ano rin, pag nagpipinta rin ako sa hapon, ano, tumatagay-tagay ng konti. Kasi ano, para makapag-isip uli, baka bukas may bago na naman ako maidagdag sa ano sa obra ganun. Kasi ayan, mukhang yung espiritu ni Amang Pintor na ako. Siya, mukhang talagang sinalihan mo ng ano to, ah, bro, Amang Pintor. Mukhang sinalihan mo talaga ng dugo to si Ramon Lopez eh. Pero buti na lang hindi mo na isalin sa akin 'yan. Ako naman, di ako makakapaggawa ng painting pag nakainom. Di mo makapaggawa. Ano, lalong gumagaling yan pag sinasabayan ng ano. Si Amang Pintor. Kaya nakita mo, di ba? Gumawa nga yan eh. Tinatamad gumawa pag normal. Alam mo ba yung painting na yan, yung ginawa niya doon sa resto ba? Alam mo kung ilang MP yung inubos niya yan. So, hindi niya matapos-tapos, iniispat-ispat niya pang gano'n yan. Agoy-agoy, sabi ni Amang Pintor, kulang pa yung gayong ano, kulang pa, akala ko naman kulang pa yung pintura, yung pala kulang pa yung alak. Di ba? Ganun ho yan si Amang Pintor. So, hindi, honestly, kasi may mga ano, na nakapag-isip ng ano, pagka medyo naka-shot lang ho ng konti. Kaya, yun naman ho, hindi naman basihan na sasabihin manginom ang isang tao o ano. Kaya lang, kasi may iba tayo na ano, na pag nakainom, lalo nagwa-wide yung ano yan, yung vision, di ba, o yung view niya doon sa ginagawa niya. Malalim lalo yung ano, yung pagiging artist pagka ano, pag nakatagay. So, ikaw ba eh naka nung kailan ba yung last na sa pagsama mo yung kay Amang Pintor nung nag-exhibit kayo? Kailan ba 'yon? Sa ano yun, sa Kabanatuan yata yun, sa SM. Kabanatuan. Actually ho, sa totoo lang, gaya nga na sinabi ko sa inyo, kami nila Amang Pintor, mayaman na sana kami. Sa totoo lang, hindi ko naman ho sinasabing mayaman. Ibig sabihin, kasi iba ho yung ano na, namin talaga, yung prinsipyo talaga namin ni Amang Pintor. Alam din ni Amang Pintor yan kung sino ako, si Budoy Palaboy. Diba? Kung magtatanong kayo, sino ba si Budoy Palaboy? Ayan, sasagot na sa inyo. Kasi si Amang Pintor, magkadugtong ng bituka namin yan. Ibig sabihin, magkadugtong, alam na namin kung ano yung ano ng bawat isa. Parang magkapatid kami. Kuya ko yan eh. Si Amang Pintor, kuya ko yan. So, nagkataon lang talaga. Grabe yan. Ay, bro, si Amang Pintor. Isang painting yan. Bihirang gumawa, pero isang painting, million. Kaya, isang painting, million. Nakita mo yun, di ba? Grabe. Kahit tambay-tambay lang. Pero kasi moody gumawa eh. Ganun talaga eh. Gagawa siya pero ang presyo 1.7 mga. Hindi naman ako nakatikim doon sa million na 'yon, bro. Nandiyan ko. Pwede po si Raspider na tikman yung million na 'yon. Ako wala man lang. Ikaw talaga, bro. Hindi, honestly, ang sarap tumambay kasi sa bahay nila Amang Pintor. Talagang doon kami nag-ano nila Ras Painter. Na talagang napaka alam mo yung pag-usap artist na, 'di ba? Nag-unwind, may music, tapos art talk lang. So, nasa yung gawa mo, bro? Kita mo nga sa camera kung okay lang. Teka, ito. Nakihang ko nga itong ano. Teka lang ha. At iano ko lang yung ano, teka. Baguhin ko lang yung background natin. Para kalawang. Ayun, nakita mo naman. Ganda ng ating setup ngayon. So, ayun. So, anong para siyang nagbabos, no? Para siyang ano nung ano mother and child din 'yan, no. Ganda, oh. Ganda, oh. Ito niya mga idol, ha. So, 'yang bang gawa mo na
yung mga ano, yung mga dark color at saka ano, ibang klase ng ano ng kalawang. So, 'di ba kasi sa kalawang kasi may iba-ibang matingkad. Ano doble-doble ko yung dark. Pero yung white nito, acrylic ito kasi request nung ano, nung nagpagawa. Kasi kaya pero ako ang mag-concept lahat 'yan kasi yung mga bubbles naman parang yung sa pagbubuntis, 'di ba? Tapos na i-ensure niya nang maayos yung baby niya, healthy, ayan. Dok, sa clinic kasi ng ano ng OB-GYN nito sa atin. Kaya Doktora Fernando. Kinukuha na sa akin ba? Bilang isang kabrada, ito walang ano, anong biro. Ano yung nakita mo rin sa akin, inspiration para sa akin? Yung na-inspire ka rin sa akin? Oo, bro. Malaki rin ang ano. Yung dati nung kasi akala ko, di ba, dito sa atin, puro real-real sila. Basta yung mga kasabay nating ano, hindi ko kaya, sabi ko sa isip-isip ko yung ano. Nakita ko si Brother Budoy, ang ganda naman nung tawag dito, nung delivery niya ng painting, kahit ganun lang. Tapos tinesting ko, medyo mahirap din talaga rin pala, mag-cartoons din. Hindi ko rin talaga. Dahil yung cartoons mo, cartoons, pero mukha talaga ni Mayor Alex Bilene, ganun, ang galing eh. Ako eh, hindi ko na naman kaya to sa isip-isip ko, kaya ayun. Basta discover lang akong discover. Hindi na ako naglagay ng muka. Basta, mahina. Sobrang. Hindi, minsan mahina. Meron tayong, sabi ko nga sa'yo, may kahinaan tayo minsan sa ano. Tapos nakita ko sa mga gawa mo na pwede pala distorted basta maayos mong ano. Kasi dito sa atin, magalingan, mahaba lang yung kamay. Hindi, ano, mahaba yung kamay. Iniisip ko, ba't yung kay Brother Budoy, tignan nyo nga, kumpara nyo nga rin yung gawa nyo sa gawa niya. Ito talaga, style talaga to. Kasi dito sa atin, hindi pa alam yung mga ganun. Hindi pa nga. Kaya nga nag-drawing ako, nagtataka ako sa, nagtataka sila, bakit cartoons ang ginamit? Aba, nag-drawing ng mga, yung mga surya at saka ano, di ba? Nag-drawing sila ng mga real na ano, na talagang makikita mo. Kasi sa painting, pagka magre-real ka, talagang panindigan mo na sobrang. Parang halos humihinga. Pero kung magre-real ka tapos hanggang doon lang din naman yung real mo, mag-isip ka na lang ng ibang para sumabay. Nakakatuwa naman sa kwento mo. Hindi ko in-expect yan ang sasabi mo. Ito, hindi, honestly, wala tayong ano dito. Hindi nakaano to. Pero honestly talaga, gaya ng sinabi ko, talaga yung ano natin, parehas talaga tayo ng style. Pero talagang ang galing ng pagkakatuklas mo doon sa kalawang talaga. Di ba? Tama yung ano, kasi ganyan din ako. Nung nakita ko yung mga painter, hindi ko kaya to. Gagawa ko ng mga sarili ko identity, di ba? Hanggang sa gumamit pa ako ng mga glue. Alam mo, actually, meron akong, hindi ko alam kung andito pa sa akin yung ginamitan ko na binili ng aerials. Alam mo yung aerials dyan, bro, sa Muñoz, yung bilihan ng cake? Bro, yung alam mo, ito, ang nabili sa akin na painting na to is halagang, I think, 7,000 yata to eh. Ano ko lang ha, para makita lang ninyo na hindi naman siya ganun kaano, pero grabe yung texture na ginamitan ko dito. Ginamitan ko ng glue at saka totoong ano, bato na mailagay doon sa canvas. Hindi ko lang alam kung nandito pa. Teka lang. So, Amang Pintor, kamusta? Aanohin natin to. I-storeboy natin. Ipipicture kita sa susunod ha. Ikaw naman ang ipipicture ko. You're the next. Kasi busy ang tao eh. Nasaan na yung painting ko na yan? So, mega love shout out muna dyan sa inyong lahat na nandyan sa baba. At kasama ko po ngayon si Russ Painter na talagang nagpasikat po mga kaibigan. Nakalawang ang ginamit sa kanyang pagpipinta. At sana po, bro, meron ka bang ano? Di ba yung YouTube channel mo ngayon? At paki-invite mo sila, bro. Bago tayo magtapos. Ini-invite ko po kayo na ano, nakikitan yung ano, yung bahay ko, ayan. I-type mo diyan AP pro para mai ano ng libangan din kasi nitong pandemic sa tulong din itong mga brother ko. Dati ayoko pang mag-YP. Ayan, dagdag ano, dagdag libangan tsaka napo-post ko rin dito yung mga gawa ko.
sa tulong din nila, Brad. Makita yung gawa na, ano, na, anyway, hayaan na natin. So anyway, ayun, gaya ng sinabi ko, Russ Painter, no. So ngayon, meron anong mo ngayon? So meron ka bang gallery diyan? Wala pa po, wala pa ngayon na ano, basta puro commission works po yung tinatapos ko ngayon. Katatapos ko lang po nung ano nung sa US. Sabi ni ano ni RPG, baka raw pa pwedeng mag-play. Actually may meron ako dito, bro RPG. Ang iniisip ko baka maano tayo reuse content. Meron saka ako po dito. Ano pala, tawag dito. Sana pagkatapos ng pandemic may schedule po ako ng ano ng featured sa US magazine kay Sir ano sa kay Sir Vincent Gotti. Siya po yung photographer ng Hollywood. Ayan, at nagsusulat din siya sa sa US. Alam mo, ituloy mo lang yan, bro, dito sa YouTube. Makikilala ka ng husto. Maraming makakaano sa'yo dito. Maniwala ka sa akin. Kaya yung pag-YouTube mo na yan, at saka yung, ano, gaya ng sinabi ko last time, di ba, si Amang Pintor din, in-influensan ko sa YouTube na, bro, ituloy mo yung YouTube mo kasi dito tayo, ano, ngayon talaga ang daming nag-appreciate ng ano ni Amang Pintor. Gayon din ikaw, bro. Kaya ang ganda nung naging ano natin dito sa YouTube, no? Tawag dito. Pag-uwi nung ano, baka next month siguro mag-start na kami mag-shoot dun sa magazine sa US. Hindi ko pa alam kung ano magazine ayaw niya ipasabi. Pagka lumabas na lang daw. Sikat na photographer po yung Sir Vincent Gotti ng US, ng mga Hollywood. Salamat po. Ano, kasi collectors ko siya. Marami siyang nabiling paintings din sa akin. Actually, ito nga ano na to, nanonood siguro siya. Hello po. Anong mega love shout out po dyan kay Idol? Kung hindi man lang mapanood, may replay naman to. Pwede niya i-replay, no? Pinoy din siya na photographer sa US. Umuwi siya rito, nagshoot siya rito, no, sila ano, sila Derek Ramsey, mga ganun, siyang ano. Oh. Pero bro, gaya na sinabi ko sa iyo, ano, itutuloy ko kung ano man yung naano nating artist venue sa San Jose. And then let's see, Amang Pinto is here also. Ayan, mega love shout out po sa inyo, Amang Pinto, sabi ni RPG Travels. Kasi gusto ko talagang tumulong sa mga artist dyan. Alam nyo, kami, nagtuturo ho kami ng mga kabataan. Walang bayad yun. Ayan yung nagustuhan din ni Russ Painter. Yan din nagustuhan namin kay Amang Pintor. Kasi gaya nga na sinabi ko sa inyo, Amang Pintor talaga sa totoo lang mayaman na ho to. Pero sa totoo lang mayaman naman siya ngayon. Mayaman sa kaibigan. At napakasimple ng buhay. Ako actually, nagsiselos ako dyan. Naiingit ako dyan. Ikaw ba, bro? Ako sa totoo lang, naiingit ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Wala siyang iniisip, walang stress. Stress-free. Totoo. Stress-free si Amang Pintor. Kaya sabi ano, gusto niya lang magpinta, moody rin kasi talaga siya. Ikaw ba, bro, Russ Painter? Kasi may plano ako eh. So, lalagyan ko kayo ng isang place doon sa aking sa aming gagawing venue. So, yun ang gagawin ko sa ano, para lalo pa namin ma-promote 'yung ano. Actually, kasi ko lang busy right now, kasi busy pa kami sa lahat mga ginagawa. So, gusto namin pagka dumating 'yung ano talaga, naka-program na tayo lahat, no? Naka-program na lahat ng mga pro ano natin, mga gagawin dito sa YouTube. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Mami Norbles na nandito ngayon, kay Rampadora, kay RPG Travels na nandito ngayon. At bro, hindi pa tayo yung una't huli nating ano, ha. Gusto ko yung habang may kumakanta, mag-a-actual ka. So, ganun din si Amang Pintor, no? Pero gaya ng sinabi ko, so yan yung ginawa mo ngayon, pero sa susunod gusto ko talaga actual. Alam kong medyo gabi na rin diyan, no? No, bro. So anyway, bro, Russ Painter. So yung mga hindi pa ho dikit kay Russ Painter, dikitan niyo naman ho. At bigyan, actually ito naman, show naman talaga to. So ito magiging ano mo to sa in the future, no? Magiging ikaw nga magagamit mong ano sa mga programang gagawin pa o
mag-ano sa'yo, magpapakilala. Kuya Ramon and DJ Bans, kanta kayo. Paintingan to, Rampadora, hindi ito kantahan. At syempre, gaya na sinabi ko, kami mga artist, hindi lang ho pagpipinta ang talent namin, no? Kundi marunong ho. Si Ras Painter is marunong din ho sa drums, marunong kumanta. Ano ba bro? Gitara, marunong ka bro? Konti lang. Nakakatipa-tipa lang. Ako rin, ganun din, konti lang eh. Pero sa ano, sa marunong ka ba sa So anyway, invite ko kaya si Amang Pintor. Amang Pintor, baka naman pwede ka magbigay lang ng isang mensahe dito kay ano, kay Ras Painter. Gusto ko lang ano, para sa susunod, gusto ko lang ipakilala mo siya sa mga tao na bilang isang artist, yung tipong pagkakilala mo sa kanya. Hello, mega shout out San Francisco Bay 501. Ayan yung ano, bro. Andiyan yung binaba ko yung ano, kung nakikinig ka, Mang Pintor. Andiyan yung hagdanan. Ayan. So, ang galing bro. Sobrang natuwa ako dahil ang dami mong achievement na ngayon. Talagang kumbaga sa ano natutukan mo, no. Pero maganda yung pagkakaano mo, pre. Yung pagkaka-accept mo ng ano sa grupo ng sa mga makasining artist kami ko. Si Loloy, tingnan mo nga si Loloy. Si Loloy, di ba? Dati pinipilit ko pa yan, ayaw pang sumali. Kala niya, ano, di ba, nung nakaraan. So, at least ngayon, ewan ko, active pa bang ang Nueva Ecija, ang San Jose City ano, chapter natin? Hindi na gaano, pero ano, kami nila, Amang Pintor nila, brother sis ni Loloy, nag-usap-usap din kami. Kasi medyo mahirap nga ngayon dahil pandemic nga. Wala pang masyadong project. Oo. So hindi yun. Hindi tayo makapag-demo, ano sa mga bata. Kasi yun ang number one dapat, yung magturo ng paintings. Kasi meron ka pala premiere, bro? May premiere ka ba? Bukas pa yan. Ano lang yun? Yung Nagawa na yun, ano? So guys, pakipuntahan naman natin guys yung binaba ni Rampadora. Ano may binaba mo, Rampadora? Dapat yung link ang binaba mo. Meron naman link. Ayun, mayroong link na. Ayun. Ano lang yung reggae lang na sounds para pang chill lang sa... Pang dagdag ano lang daw po, WH title. Namumula na rin yata. Yung sa akin din, hindi ko na alam kung namumula siya o ano. Anyway, Ras Painter, bro. Ano, Tolich, bro? Akit ka ba, bro? Bro? Ayan. So ang ganda ng ano natin, pero sa susunod gusto ko bro yung ano natin is ma-i-picture kita ng talagang naglilikha ng painting, paglalaanan natin ng time yon. Gusto ko hatas habang naglilikha ka may kumakanta, di ba? Tapos habang kumakanta, ganun din si Amang Pintor. Ayan. Alam kong Amang Pintor, testimonial lang para kay Ras Painter. Ayan. Grabe, ang dami ano, tinignan ko yung ano mo dito, tinignan ko yung mga videos mo dito, ang dami na rin palang mga interview, no? Ilan na yung interview mo na bilang mo siya? Hindi ko na po, hindi ko na mabilang eh. Sa yung iba, hindi ko nakukuha yung mga kopya. Pero bro, kamusta naman yung ano mo, pagpasok mo sa YouTube, kamusta naman? Ito, okay, nakakalibang. lalo na ngayon. Sa ano, dito sa atin, wala na, hindi na ako lumalabas nga eh. Magpipinta ako tapos magwawaiti na lang ako. Oh, di ba at least parang ano, di ba? Parang naging ano mo yan na hindi ka na lang lumalabas. hindi yung hinahanap ka Nakakatanggal stress pagka kasi pagka magpipinta maghapon pa, tapos andito lang sa bahay. Di ba? Kahit pa paano ano, pagka nag-whitey ako medyo ganado na naman magpinta. Kaya nga. So, ayan, mega shoutout po dyan sa lahat mga nandiyan sa baba. Ayan, hello po sa inyo. At welcome kayo sa aming topic na talakayan natin na tinta, pintura at kultura. Na kung saan nakapagbigay tayo at nakilala natin yung isang pinagmamalaki ng Nueva Ecija, si Ras Painter. At talagang ngayon ay sobrang sikat na to sa Nueva Ecija, ay talagang kilalang kilala na siya, mga idol. Kaya nagpapasalamat kami.
Actually, kung bibigyan ka ng ano, bro, kung bibigyan ka ng, ikaw nga, ng pagkakataon na magpinta na ng isang, yung hindi malilimutan ng mga Pilipino, ano to at bakit? Yung ano, yun talaga yung pangarap ko, gagawa ko ng mga mas malaki pa siguro sa plywood na mga bata. Painting. Painting na mga batang lansangan yung subject. Kasi, kung gumawa nung kaya lang, hindi ako gumagawa pa. Dahil kasi gusto ko talaga yung magbo-boom yung malaki. Ano kasi siya, doon ko ibubuhos yung lahat na ng ano, ng damdamin power ko. Ng, bilang isang bata rin na lumaki sa kalye, na lumaking mga walang magulang. Alam mo, ma-inspire ka ba dyan? Kapag ginagawa mo yung i-live mo. Oo. Yun ang ano, yung maganda. I-live mo, tapos gawa mo siya ng ano, eto, talagang ito yung ano, paggawa mo ng ano, tapos, grabe, saka marami. For keeps sana yun, hindi ko ibebenta, parang yun na ang ano ko sa bahay pagka nagawa na yung bahay namin. Ako hindi masano. Yung mga painting ko nung nakaraan, kinuha lang ng kapitbahay. Sa totoo lang, mahal na mahal ko yung mga painting ko kaso wala akong, hindi ko, kasi alam mo, ganito yan eh. Nung paalis na ako, sabi ko, paano itong painting ko? Hindi ko naman maibabalot to. Yung uuwi na sana ako for good, di ba? So, sabi ko, paano ko kayo maiba? Ano? Ang ginawa ko, hindi na lang, haya mo na. Total, para mayroon akong maiwanang ano ba dito sa UK ba? Na yung mga kapitbahay ko nakuha sa akin. Nagulat pa kasi sila. Sabi ko, nagulat pa sila po pagpunta nila na dito. Budoy, ano to? Sa amin ba to? Mamili na ho kayo dyan kung alin gusto nyo i-display sa bahay. Siguro meron akong walo na gawang painting. Pero grabe, meron akong isang malaking painting na lamesa, ang size. Ayun, yung ginawa ko na yun. Pinulot ko doon sa ano, nakita ko, pwede pala to, gawin kong bilog naman. Diba? So, ayun. Kaya, ang ganda. Ang ganda ng mga ano, nakakatuwa dahil ang gusto ko nga bawiin, bro. Ako ngayon dito, walang painting. Sila may painting. Ito na, si Amang Pintor. Palakpakan po natin, Amang Pintor. Hello, bro. Hello? Oh, patay na. Naging boses. Duwende. Naka-echo ka. Ayan. Bro, lakasan mo. Mahina. Naka K1 na to. Ang alam ko, K1 na gamit na to. K1. Ayun, oh. K1 na? K1, oh. Pakita ka na dyan. Gusto ko na may mistak ito, eh. Poging-pogi yung ano ngayon, ha? Guess ngayon, ha? ikaw ang susunod, kaya maghanda ka next week. Ayan. So, anyway, ayan, bro, Amang Pintor, alam kong ikaw ang naging haligi. Wala ka bang video? Naka-boxer lang ako, eh. Papakita ka boxer. Hindi, sige, boses na lang, bro. Ito, sige. Bilang isang haligi o ama ng Nueva Ecija na naging bahagi, kabahagi ka namin sa, kumbaga ikaw yung sumabaybay din sa amin, eh. Alam mo kung ano yung ano namin, eh. Yung naging daan dito sa ano ng arts, di ba? Alam mo yan, dahil nung bata pa rin ako, nung second high school, ikaw yun na yung nag-build up sa amin, eh. So, anong masasabi mo na, bro? Eh, ito lang. Parang matanda na ako sa inyo. Hindi. Ikaw yung naging teacher namin. Hindi ka naman yung ano. Anong, may, ano yung masasabi mo? Hindi. Kay Ramon na lang. Kay Ramon. As naghulma or gumabay or nagpaintindi sa kanya na ganito talaga ang ano ng arts, ano yung masasabi mo sa kanya? Malinaw ba yung audio ko? Hindi pa napuputol? Malinaw, bro. Malinaw. Kasi kaya napuputol, eh. Sige. Ay, si Ramon, believe ako dyan kasi sa dami ng mga artist dito sa San Jose,
eh siya lang yung talagang naging matibay. Yeah. Siya lang yung mga naman naging matibay na tuloy pa rin yung kanyang ano exploration o yung pagtuklas sa sining dito. Pag-improve. Saan matibay siya na po? Parang siya lang lagi na natitira sa inom. Kung titingnan mo kasi noon, titingnan mo kasi noon eh, ano eh. Tingnan mo yung mga kasabayan, yung mga iba, na nangangarap din na makilala. Pero hanggang doon lang sila sa pangarap eh. Eh, itong yung mama dyan sa at tabi mo eh, ano eh, hindi lang siya nangangarap, kundi gusto niya ito pa rin. Yan. At narating naman niya. Oo. At the same time, lahat naman ng sasabihin mo na pwedeng maging party ng sining, eh talagang ginagawa na tulad dyan. Oh. Nakilala rin sa music, sa banda. Oh, ay ngayon, YouTuber na. Nakilala nga sa YouTuber. So talagang hindi siya, ano, hindi siya nagpapaawat ng kanyang exploration sa buhay. Yun ang bilib ko dito. Talagang dire-diretso lang yung kanyang karir. Yung gusto niyang talagang kung ano yung vision niya, talagang ginagawa niya ng paraan para marating. Pero bro, hindi ka naniniwala sa aming dalawa ni Ramon. Bro. Pero maniwala ka sa amin ni bro Ramon na kung hindi yung na-inspire kami sa iyo, kumbaga kung hindi dahil sa iyo, ano, yun na kumbaga ewan ko ba ano bang espiritu yung sinalin mo sa amin. Ang masakit doon, yung espiritu sa yung espiritong sinalin mo kay Ramon, kinumpleto mo pa. 'Di ba? Pati yung pagpipinta ng nakashot. Ano lang yan eh, parang COVID lang yan, parang virus lang. Ano. I-share mo lang yung virus mo. Pag nahawa yung iba, sila nang bahala kung gusto lang explore yung virus nila. Parang gano'n lang yan. Pero the best talaga, parang lang naman eh, ang trabaho lang natin, i-open, buksan yung pinto para sa kanila. Parang gano'n. Ngayon, nasa sa kanila na yan kung papasokin nila yung pintong ibinukas mo or isasarado na lumipat sila sa ibang pinto. Parang gano'n. Ilang naman yan. So, yung ano kasi, bro, di ba? Ha? Lumalayo ano tayo. Hindi, i-ano rin kita sa next week. Kaya ito muna, inuna ko muna si Ramon. Promise, okay, lumalalim yung usapin ka ako. Hindi, bro, ang usapan naman dito, bro, kundi naman, honestly, kundi naman din dahil sa'yo, ano, hindi namin na-explore kung ano talaga yung gusto namin, ano, di ba? Kasi you keep us inspired na-inspire mo kami. Hindi naman, Anong hindi? Hindi naman dahil sa... Kung saan mo nga kami kinakayag ni... kung saan mo nga kami dinadali ni Ross Painter? Oh, di ba? Hindi rin naman dahil sa akin. Kundi dahil sa kanila. Yun nga, sabi ko nga, opener lang ako. Sige, pag-focus lang. Ayan, pababaroy ba? Hindi nila ginawa yung... Ibilang. Hindi nila ginawa yung ano, kayo pala. Kung hindi nyo ginawa yung part nyo na nakita na nga yung nakabukas, di pa kayo pumasok, di ba? Ganon. Wala din. Ang pan talaga niya, pinakatulo niya, yung pagsusumikap ng isang tao. Yun lang naman. Pero yun, Amang Pintor, gaya na sinabi ko. So, sa tingin mo ba naging ano kay Ross Painter, yung pagkakatuklas niya ng ayun na paggamit ng kalawang ano sa tingin mo naging ano naging na-impluwensyahan mo siya or paano masasabihin ng mga ano kasi tinuklas niya rin sarili niya eh yung ba yung naibigay mo sa kanya ano idea masasabi kong ano talaga impluwensya kasi unang-una ay ako nagsimula nung blood tapos sumunod siya. Dito yung influensya. Ay mga ganda ba? Nung nagkasunod-sunod na yung mga tinatawag natin indigenism art. Yung mga ganon. So, ang mahalaga naman dyan, hindi lang, sabihin, hindi lang din siya natali dun sa mga commercial material, kundi
pa at pinagyaman pa niya. Oh, gaya nga sinabi ko, di ba, bro? Gaya nga sinabi, gaya ng tanong ko kay Ras Painter kanina eh. Kasi kami, hindi talaga kami artist na talagang kumokopya ng ano, di ba? Di ba, alam mo yan, bro, mahina rin ako. Meron akong kahinaan, di ba? Ikaw din, ganun din, mahina ka rin eh. Alam mo kung saan ka mahina. Sabihin ko ba? Kilong? Hindi. Si Ama, yan nga, gaya na sinabi ko. Kaya nga yung nasabi ko na, kumbaga na, impluensyaan mo kami. Because nga, talaga, nung nagsisimula kami talaga na matuklasan yung aming sarili sa larangan ng sining, eh, ang laki talaga ng nagawa mo. No? Ang laki talaga ng nagawa mo. Kaya ikaw yung susunod kong interview next week para dito sa ating tinta, pintura at kultura ng Artist Venue UK. So, bro Amang, ihahanda ko yung mga ano mo sa susunod. Ha? May mga marami ko sa yung interview ko sa inyo sa next Thursday. Every Thursday kasi to, itong ano na to, itong episode na to. So, ngayon bro Ras Painter, hindi ko napapahabain yung ano. Bro Amang, salamat ha. May sasabihin ka ba, bro? Parang kulang yan. Gusto mo mag-sample? Pwede ka ba mag-sample dyan, Ras Painter? Ay, dapat may sample. Hindi ako naka-prepare, bro, ng kalawang. Oo, hindi siya naka-prepare, bro. Sa next, ano, bro, Amang, sa next episode. Pero uunahin muna kita, Amang Pintor. Mag-prepare ka ng ano, mag-a-actual ka ng painting next week. Yung ano, yung tawag dito, yung ibang video, sana if kahit i-flash lang, sabi ni hindi. Ang problema nga natin, baka pag ginamita ko ng ano, Marius content, actually, meron ako dito. Marius content nga lang tayo. Ewan ko kung ito kaya yan. Wala yan, wala yan. Matapot na si RPG na. Matapot na ka dito. Meron akong, nasa na, teka. Mega love shout out po sa nasa baba yan. Kay Kuya Mark Lester at saka kay Rampadora at saka sa ano. Salamat sa pagtutok niyo po. Kay Ma'am Norbless, ayan, salamat po. Hello po Ma'am Norbless, kumusta po kayo diyan? At meron din ako ngayon ano eh, meron akong ano ngayon sa sessions live. Audition. Biro mo, nag-session live na ako, ha. Ito, meron tayong papakita po. Ayan, kaya kay, ano, kay Jam Jamir TV. Ito, bro, si Jam Jamir TV, si Michael to. Kasi nga yung Michael TV niya may, ano, may kaparehas. Okay. Oo nga, yun na dapat ang natin niya. Teka lang, ha. Papakita ko yung ano ni Raspita. Teka lang, ha. Bagal ng pag iba talaga paggawa sa bato tong computer natin. Sana all. Hello, Ras. Ramon, sana all. Sana all may Ryzen. Oh, may Ryzen. Amang bro, ano pinagkakaabalahan mo ngayon, bro? Computer, pag-usap sa inyo. Hindi. Ibig sabihin, lagi ka ng video. Nakikita kita eh. Saan mo ako nakikita? Ha? Kung saan eh. Ito, ipa-plus muna natin itong video na yan kung saan siya interview. Sa ngayon kasi, bihira akong mag-online eh. Puro upload lang ang gawa ko. Baka Marius tayo. Ginamit niya ang kalawang habang bibinta. Hanggang sa dumating ang panahon na nagbigyan ng pansin at unti-unting-ning. Unti-unting nag-ning-ning. Ayan. Ito na yung mga gawa ni Ras Painter. Flash lang po ito, ha? Yeah.
Medyo malangat, malayo dito sa atin ulit. Nahihirapan na bumili ng mga oil paint. Ginawa ko ngayon, ginisip kami ng mga bagay na pwedeng magamit para ako yung kapakulakan natin. Yeah, hindi ko na anot kasi baka ma-reuse content tayo, no? At yun ang iniingatan natin mga YouTuber, mag-reuse content tayo. So anyway, Bro Tolich, no? Bro, salamat pala ha. Ah, yes, sir. Amang. Bro. Yes. Salamat pala sa iyo. Next week ikaw ang pipicture namin dito sa ano, ha? Okay lang ba? Hindi ka busy? Schedule mo lang kung kailan para ano. Wednesday, Thursday. Bigay mo sa akin yung link. One week. Sige. Anyway, salamat Amang Pintor sa iyong pagbibigay ng ano, at alam ko malayo na narating ng ating kabrad na si Ramon Lopez, at alam ko yan na mas malayo pa, ano, eka nga magdediretso dahil nandito tayo sa YouTube, ano, so mas lalo pang makikilala, at ngayon ho, pinapakilala ko na sa inyo na ng lubusan, Ramon Lopez, our artist talaga sa tinaguri ang Rust Painter ng Nueva Ecija, ano, bro. Yan, kung ano, invite mo sila sa iyong channel, bro, o sa iyong ano na... Ayan po, ano, wala po kasing schedule yung pag-LS ko, pero nagdadagdag ako ng ano, ng WH na mumula, kaya ano, puro mga tawag dito, yung sounds lang po. Sana po makasilip kayo. At saka yung ano, yung libro pala po na ano, na sa SM, kasama ko po diyan ang ano, ang talagang haliki si Amang Pintor. Kasama ko po diyan sa libro na yan. May mga paintings po kami sa ano. Andun po ang painting niya sa Kapitolyo. Bilang pagkilala sa. Wala yung painting ko dito. Tsaka si ano, si mga tawag dito, mga master ng mga nandiyan, si yung mga yun namatay na Mario Parial, saka sila Heber Bartolome, andiyan diyan sa ganda yan. Ano yung binibenta nila, bro? Hindi, bro, ano, ano lang, collection na item, collection ng SM. Oh, sana mabigyan mo ako ng ano, at prepare mo ako ng isang painting, ha, at ng oh, prepare mo ako ng ano, bro. Ito, bro, Amang Pintor. Ayan ho, ang susunod nating itatangki, ipipicture dito sa ating tinta, pintura at kultura ng ating segment dito sa Artist Venue UK. At nakita nyo, ang laki ng painting na to. Grabe, ha? Ito ho yung resto bar ng Artist Venue noon, na talagang doon nagsimula ang Artist Venue, at sa pamagitan ni Amang Pintor. Ayan, nalikha niya yung painting na yon. Gustong pabaklas nung ano, hindi na mabaklas kasi nga ho, doon sa mismo wall siya ng painting. Tsaka po pala, ano, si Brother Jam Jamir TV, ay binaba niya po yung bahay niya. Patulungan ayun, po. Wala pa. Zero pa yung Digitan po natin yung bahay ni member natin sa Art Club na, ano, na talagang nagpo-push. Bro, Amang Pintor, ayan, gustong-gusto talaga niya mag-YT. Ayan, kaya tinutulungan natin. Ilan na ba banana? Kasi wala kahapon, di ba? Oo, kahapon. Tapos eh, maghapon yatang nag-YouTube ngayon. Pinapagalitan ng tao. Wala pa pala siyang ano, jacket. Grabe. Ayan, hindi ko pa siya nangyayari. Nandito ko sa ibang tab eh. Sorry, listen. Ilan lang din ang mga ka-brother natin na talagang hilig na hilig ng ano, na hikayat na mag-YTN. Katulad dyan si, ano. At nag-guest pa nga daw siya sa ano, sa'yo kahapon sa ano, pinakanta mo raw talaga siya ng mga eraser heads. Jam, ay Michael, tiga ano pala yan eh, tiga Abar eh, kilala ko rin pala yung ano. Pero anyway, magkakasama pa tayo. Welcome ho kayo doon sa next week pa rin. Meron tayong Tunog Kali. Iba na may ipipicture natin. Abangan ninyo. Pwede ho kayo makijam doon sa Tunog Kali na yun. No? Anyone can join with us.
So basta prepare nyo lang kung ano yung mga kanta na ano natin doon. Na ano natin ipipicture. So ay, anyway. Po, ano, si Kuya Mark Nestor, hindi po ano tinatalakay po yung pagpipinta. Hindi po tayo magkakantaan. Ayan si Brother Budoy ang ano, kakanta siguro mamaya. Hindi o, hindi. Wala, walang kantahan ngayon. Kuya Nestor, interview lang ko to sa ating segment na Tinta, Pintura at Kultura. So ito ay show, hindi ho siya LS na ano. So show lang po to para ma-picture naman natin yung mga pinagmamalaki nating artist sa larangan ng pagpipinta. At susunod po, abangan ninyo Amang Pintor. Dito lamang ho yan sa nag-iisang Artist Venue Music is Live and Artist. Ayan. So ito ho at Bro Amang at Venue UK. Oh, ito po. Hindi ko na ako tatapusin kasi unang-una meron ho akong tawag dito. Meron akong ano mamaya sa sessions live, meron ho akong audition. Talagang sessions live 'di. Kaya itatry ko lang. Eh try mo Ras Painter masakali. Meron nga ako noon na dinownload dito sa cellphone kaya lang paano ba hindi ko alam 'yun, kahirap yata parang audio sessions live. Sessions live. Oh, yung kulay green yung logo, 'di ba, na may star. Oh, mag hindi mag-ano ka muna. Pupunta ka sa computer, mag-ano ka, search mo doon sa ano, tapos mag-apply ka. I-mag-register ka tapos apply. Oh. So ayun, tapos bibigyan ka na ng schedule ng edition. Maganda rin. Anyway, bro. Maraming salamat po uli. Again, this is Budoy Palaboy ng UK at ako yung nagpapasalamat sa inyo at especially sa ating guest ngayon na si Ras Painter. Bro, maraming salamat sa iyo ha. At pinaunlakan mo invitasyon ko. At syempre sa susunod na Wednesday, Thursday mga idol, si Amang Pintor naman ho ang ipipicture natin. At sisiguraduhin ko sa inyo, ikukwento niya kung paano tayo nagsimula. At paano siya nagsimula rin sa larangan ng pagpipinta. Ayan, God bless everyone. At again, maraming salamat po. And good night. Amang Pintor ho, huwag niyo kalasin na sana. Kalimutan na.